So what's up mga tol, welcome back sa ating YouTube channel and welcome ulit dito sa another reaction video natin. So eto mula sa channel ni Arvin Polo TV. So 10 kakaibang bagay na sa Pilipinas mulang makikita, no? So ano kaya to mga tol? Pero bago natin umpisan itong ating reaction video mga tol, no? Kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at napadaan lang, so huwag niyong kalimutan i-subscribe at pindutin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa tuwing mag-upload ako ng video. At syempre mga tol, yung ating featured channel, no, Arvin Polo TV, kung hindi ka pa nakasubscribe dito mga tol, no, isubscribe mo na to dahil isa ito sa mga pinapanood ko dito sa YouTube. Napakalupit na channel to mga tol, no. At syempre mga tol, huwag na natin patagalin siguro to. Umpisahan na kaagad natin. Let's G! Sapagkat sa video na ito, itatalakayin natin ang 10 kakaibang bagay na sa Pilipinas mo lamang makikita. Pero bago tayo magsimula, kasali kayo dito, aswang kapre. Kasi sa Pilipinas lang naman talaga meron ganun mga tol. Wala ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. At sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana, nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya, simulan na natin. Number 10, Tarsier. Malamang sa malamang ay marami na nga sa atin ang nakakita ng ganitong uri ng hayop sa ating bansang Pilipinas. Ang mga Tarsier ay mga haplorine primates ng isang pamilyang Tarsidae. I think Tarsier makikita mo rin yata sa ibang bansa, especially part ng Asia mga tol, no? Okay, so tuloy natin. Na kung saan ang mga ito ay nabubuhay mag-isa o nag-iisa lamang. Ang mga Tarsier ay makikita sa isla ng Timog Silangan Asia, partikular ng Pilipinas. At meron na nga rin mga Tarsier kalapit sa ating bansa gaya ng Malaysia, Indonesia at Brunei. Ngunit, ang Tarsier ay original na nanggaling sa ating bansang Pilipinas. At ayon nga sa mga pag-aaral ay Pilipinas nga ang pinakamaraming mga Tarsier. At ang genetically population ng Tarsier ay makikita sa Dinagatan Island, Surigao del Norte at Surigao Island sa Mindanao Island. At ang Tarsier... Bakit din niya sinali ang Bohol mga tol? I think isa sa habitat ng ano, Tarsier is Bohol, di ba? Okay. Image nga ay makikita sa National Museum ng Natural History at kalimitan nga sa mga Tarsier na ito ay sa kagubatan nakatira, lalo na ang mga merong liana dahil ito ay binibigyan sila ng patayong suporta sa mga puno para maayos silang makaakyat. Number 9, Habal-habal. Ang motorsiklong taxi ni mas kilalang Habal-habal ay makikita. Men, eto talaga, no? Sa Pilipinas mo lang talaga ito matatagpuan mga tol. And isa ito sa mga tinatawag na parang national transport ng mga taga-probinsya, no? Especially sa part ng Mindanao mga tol. Dito ka makakita ng malupit na Habal-habal mga tol. Imaginin mo to ha, dalawang gulong lang siya pero kayang sakyan ng 10 tao mga tol, no? Kasi tatlo dito sa kabilaan, so 6. So dalawa sa likod mga tol, no? So pwedeng 10, pwedeng 8. And I think dahil sa ganitong concept na uso yung angka sa ano guys, sa Metro Manila, no? Kunin mo, pero medyo pricey siya mga tol, eh, di ba? Yun ang problema. Sa probinsya kasi, yung Habal-habal, napakamura lang. Sa ilang mga piling lugar sa Pilipinas, kung saan mahirap kumuha ng masasakyan. Isa itong regular na features para sa mga nayon na maaaring magdala ng mga tao o mga kagamitan. At tinatawag nga rin isang utility na masasakyan ng Habal-habal. Ito'y abot kaya para sa mga makamasa. At dahil malaking benepisyo ang dulot ng Habal-habal sa mga tao, ay ito'y naging regular na na masasakyan. At lingid pa sa iyong kaalaman, ang Habal-habal ay mayroon dalawang gulong lamang na ginagawa ng paraan upang masakyan ng higit sa 5 pasahero. At ayon pa sa mga sabi-sabi na ang Habal-habal daw ay malaking tulong para sa mga tao. At hindi raw ito kagaya ng mga multicab na mabagal magpuno ng pasahero at mabagal pa tumakbo. At dagdag pa rito, ang mga Habal-habal daw ay umaalis kaagad kahit isa pa lang ang sakay na pasahero at mabilis daw itong makarating sa pupuntahan mo. At ang salitang Habal-habal nga ay mas kilala sa lugar ng Malaybalay Dalawagan Sitio, Damitan sa Mount Kitanglad. Sa lugar ng Mount Kitanglad, ang Habal-habal ay tinatawag ding ferry passenger. Number 8, jeepney. Ang jeepney o jeep ay isa pang uri ng transportation dito sa ating bansang Pilipinas. Ang mga jeepney ay may iba't ibang uri ng tawag. Meron jeepney o jeep. Ang jeep o jeepney ay isang pinaka-popular na sasakyan pang publiko na makikita mo. Nakaka-amaze lang tong jeep ng mga tol, no? Iba-ibang kulay, no? Especially pag mga bagong gawa. Nakaka-amaze, no? Ang galing gumagawa ng mga taong nag-manufacture nito. And I think isa yung Sarao jeepney sa isa mga malulupit na manufacturer ng jeepney mga tol, no? And ang laking tulong nito especially sa ano guys, mga tao sa Pilipinas, no? Mura na, no? Ang problema lang mga tol is sila rin ang nagdulot ng traffic sa atin, no?
Mainin mo natin mga tol. Isa ang jeepney sa mga nagdulot ng matinding traffic sa Pilipinas mga tol, no? Mo lamang sa Pilipinas. At nakilala nga ito dahil sa kanilang masikip na upuan at each decoration na naging simbolo ng kultura at sining ng Pilipinas. Ang mga jeep din na ito ay mayroong iba't ibang kulay sa loob man o labas. At mayroon din itong iba't ibang mga sukat. At sa kabila pa nga nito, isang saraw jeepney ang pinakita sa pabilyo ng Pilipinas noong 1964 New York World Fair bilang isang pambansang imahe para sa mga Pinoy. At lingid din sa iyong kaalaman sa mga panahon ng kolonyal ng Amerikano, ang ilang mga sandali pagkatapos ng World War II, ang mga jeep ay dala bilang Otto Kalesa o AC sa madaling sabi. At ito nga'y pinangalan ng hinugot ng mga kabayo na Kalesa ng Maynila o simpleng jeepney o baby bus. At ang terminong Otto Kalesa ay unang ginamit. No, ibig sabihin mga tol, ang tingnan niyo yung nasa picture, no, ang iiksi pa ng mga jeepney dati, no. Ibig sabihin talagang pinahaba lang ngayon para dumami yung makasakay, no. Itong mga taong 1910 at isa nga rin ito sa mga pinakamurang sasakyan na ini-import sa ibang bansa at noon na ito ay ginagamit ng mga tao bilang taxi at ang presyo nga nito ay 2 piso kada isang oras at ang mga grabe no? So ibig sabihin jeepney lang yung nanging ibaba or talagang transport dati no? Wala pa siguro yung mga taxi mga tol. Imaginein mo 2 pesos no? Medyo mahal na rin niya no? Kasi dati sabi ng lolo ko pag may piso ka malaking pera na yun di ba? Jeep nga rin ang kauna-unang sasakyan na binago ang style ng pag-upo para maraming tao ang makasakay. At ang ganitong sistema ay pinangunahan nga ng isang negosyanteng Pilipino noong mga taong 1932. Number 7, Hobbit House. Ang Hobbit House, itinaguri ang Philippine capital ng home to Lonely Planet Peak na mas kinilalang Most Bizarre Bar o Hobbit House. Ang pangalang ito ay ginuha hango sa isang Hobbit theme bar na ang mga... Mayroon pa kayo sa Pilipinas yung ganitong bar mga to? No, parang... I remember mga 90s yata, nakakita ako ng ganito sa Manila Bay. No, may talagang may restaurant na puro sila maliliit mga tol. Pero I don't know kung ito yung tinatawag niya dito mga tol, no. Pero sa time yata ngayon wala na, no. Mga staff nito ay maliliit na tao o mga unano. At si Jim Turner ang nagsimulang tumawag o gumawa ng Hobbit House noong mga taong 1973 dito sa Pilipinas, Manila sa bandang Ermita. Number 6, Sinarapan. Ang sinarapan o tabios ay isang uri ng isda at sa Pilipinas mo nga lang ito makikita. Ito ay merong scientific name na Mystitictis luzonensis at kabilang nga rin ito sa isang species ng isda na kung tawagin ni Gobi sa family. I think ito yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. No? And sa Bicol mo lang yata ito makikita mga tol. Correct me if I'm wrong, no? Pagkakaalam ko sa Bicol mo lang ito makikita no? Sa Pilipinas. Pinakamaliit na isda sa mundo. At ito nga rin ay endemic sa bansang Pilipinas. At ito ay nakilala sa isang ilog sa Bicol Region Lake Buhi sa bandang Manapaw sa Camarines Sur. At meron din ganito sa Danau Lake sa Pulanggi, Albay. At ang isda na nga na ito ay lumalaki hanggang 2.5 cm ang haba. At ito nga rin ay transparent na merong iilang-ilang madilim na spot. Meron din itong itim sa kanyang mga mata kaya mabilis mo itong makikita. At dagdag pa sa mga isdang ito ay ito'y tumitira sa mga lawa mula sa mga baybayin hanggang sa 12 meter ng lalim. At sa kabila pa nga nito, ang mga tabios ay tinuturing na isang napakasarap na pagkain at malaki nga rin ang kahalagahan ng isdang ito sa ekonomiya ng lugar. At ang maganda pa rito ay ang isdang ito ay nakalista rin sa Guinness Book of Record bilang isang pinakamaliit na isda at noong taong 1940 ay una siyang naging tanyag. At kalimitan sa mga luto rito ay pinirito o di naman kaya pinakuluan at hihain kasama ang mga gulay. Number 5, pinakamalaking sapatos sa Marikina. Isa sa mga pinakatanyag na landmark sa lugar ng Marikina ay ang pinakamalaking sapatos sa buong mundo. Ito'y makikita sa Riverbank Center at ang pares ng sapatos na nga na ito ay mayroong sukat na 5.29 meter ang haba at 2.37 meter naman ang lapad. At ang taas naman ito ay 1.83 meter. Ginawa ang mga sapatos na ito noon pang mga taong 2002 at ito'y unang inilagay o dinisplay sa Marikina Sports Center. Ngunit sa paglipas ng mga panahon ngayon ay maaari mo na lang itong makita sa Marikina Riverbank sa Barangka. At ang mga sapatos na nga na ito ay nakalagay sa river. Oh, nakakalungkot lang mga tol no. Itong Marikina shoes na sikat sa atin mga tol, no? Unti-unting naglaho mga tol, no? Anong time ni Pangulong Digong, pinopromote niya to mga tol, no? Yung sariling atin. Actually,
magaganda yung mga sapatos na gawa ng Marikina, mga tol. No? Shoe gallery kung saan ay merong binibentang sapatos. At ilang kaalaman lang para sa sapatos ng Marikina. At ang museyong ito ay merong hinahawakan ng mga sapatos ng mga ilang mga sikat na tao. At kabilang na nga rito ang mga parasang sapatos ng bawat presidente ng Pilipinas na magkakasunod-sunod. At sa ikalawang palapagpa nga nito, ay dito mo makikita at mababasa ang kasaysayan ng paggawa ng mga sapatos. At kasama na nga rito ang paggawa ng mga mannequins sa kasing laki ng tao. At ito nga ay naglalarawan ng sining ng paggawa ng sapatos. At ang mga sapatos na parehong ginawa sa Marikina at ginawa sa ibang bansa ay mayroong iba't ibang tatak, estilo, hugis at kulay. At dito mo nga ito makikita sa museo. At sa museo na nga na ito ay dito mo makikita ang mga hindi pangkaraniwang sukat o laki ng mga sapatos tulad ng sapatos na may tatlong talampakan ng haba. Ang galing, no? Grabe, no? Ilang taon kaya nila ginawa ito, guys? Ilang months, no? Para mabuo yung ganung kalaking sapatos, mga tol. Number 4, Tamaraw. Ang Tamaraw o Mindoro Durar Pupalo ay isang kalalang hayop dito sa ating bansang Pilipinas. At ito ay merong scientific name na Bubalus mindorensis. Isa itong small woofed mammal na kabilang sa pamilyang Bubidae. Ito rin ay endemic sa isla ng Mindoro sa bansang Pilipinas. At ito nga lamang ang endemic bobby ng Pilipinas. At ang mga Tamaraw na nga na ito ay original na nakita sa buong Mindoro mula sa antas ng dagat hanggang sa mga bundok. Ngunit nang dahil sa human habitation, pangangaso at pagkuputol ng mga puno ng mga tao, ay nalimitahan na ang dami ng mga Tamaraw. Dahilan para ito ituring ng critical o endangered species. At meron ding mga eksperto na sayang naman, no, yung mga ganitong species, no, nasa Pilipinas lang matatagpuan tapos mawawala na sa atin, mga tol, di ba? Ano naman yung mga mahilig mang-hunting diyan, wag niyo nang huntingin to, mga tol. Di ba? Alam niyo naman ano to, mga tol, huntingin niyo na lang yung iba, yung ano, bagay huntingin talaga. Wag na to, mga tol, no, kasi 'di ba? Nakaka-proud yung mga ganito na hayop na sa atin lang matatagpuan. No, wag niyo nang huntingin 'yan. Nagsiyasat ukol dito. Napag-alaman nga nila na ang mga Tamaraw na nga na ito ay unang namalagi sa Luzon. Kaya naman sa ngayon, dahil nga paubos na ang lahi nila, ay ang gobyerno ay ginagawa ang lahat ng paraan upang mapangalagaan ang lahi ng mga species na ito. Number 3, Villa Escudero's Resort Plantation Waterfalls Restaurant. Ang Villa Escudero Resort Plantation ay isang restaurant na talaga namang bibilib ka. Sapagkat meron nga itong policy na kung saan ay bawal ka rito magsuot ng sapatos dahil ito ay nakapwesto at makikita ito sa mismong gitna ng maliit na ilog at talon. At ginawa nga... Sino pa naman magsasapatos? Sino naman pupunta doon? Sino naman baliw na magsasapatos doon? Eh, ilog yun. Dapat lang talaga no shoes policy doon kasi may tubig, mga tol, di ba? Pwede siguro buta. Pwede ba buta? Kanila ang ganito klaseng no? policy para ingatan ang establishmento. Ang waterfall restaurant na ito ay makikita sa San Pablo City sa Pilipinas. Isa itong kanilang kainan sa isang bababaw na ilog. Kung saan dito sasaya ang mga kumakain habang nakayapak ang mga paa habang nakababad sa isang artificial na talon. At kung kakain ka nga dito, ay Number 2, Largest Banknote. Magkano na ang pinakamalaking pera na nahawakan mo? Naniniwala ka ba na mayroon pang isang banknote na lalagpas sa 1,000 mo? Magugulat ka na mayroon tayong banknote sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 100,000. Oo, tama ka sa iyong narinig. Pagsukat sa isang sheet na legal na papel, pinakamalaking solong perang papel sa buong mundo. At ito nga, nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Grabe naman yun. This is my first time na marinig, guys, ha. Pagkakaalam ko, ang pinakamalaking bill natin is 1,000 pesos lang. Ang perang ito ng gobyerno ng Pilipinas noong mga taong 1998. At ito na nga ang pinakamahal na legal na pera sa ating bansa. At ang dahilan kung bakit nila ginawa ito upang ipagdiwang ang isang siglong kalayaan mula sa pamahalaan ng Espanya. At ang note na nga na ito ay in-offer lamang sa mga... So, ibig sabihin, mga tol, talagang ano lang to, limited edition. 1,000 pesos. O mahigit kumulang $3,700. Hindi ito basta-basta pera lamang. Sapagkat ito ay kinonsider ng mga kolektor bilang items with limited edition. Number 1, World First Bamboo Rattan Roadster. Ang Rattan Roadster na ito ay yari sa mga likas na hibla at materyales. At ang Phoenix Roadster na ito ay naging tugon ni Kenneth Cobonpe upang masolusyonan ang lumalaking pangangailangan ng mundo para sa mga biodegradable cars. At ang Phoenix na nga na ito ay maaring tumagal ng hanggang... Lupit, no? Ang ganda nung design niya, mga tol, no? And guys, no? Anong masasabi niyo dito sa napanood nating video, guys? No? Do you think agree ba kayo dito sa sinabi niya na 10 bagay na sa Pilipinas lang makikita, no? So please comment dyan sa ating comment section, mga tol, no? At hanggang sa muli, ako po si Kaimas Insight. See you on my next reaction video.